Naospital naman po ang anim na magkakaanak sa Pangasinan dahil umano sa kinain nilang itlog na maalat. Ang tips para iwas sa food poisoning, lalo na ho ngayong tag-init, alamin sa Balitang Hatid ni Ian Cruz. Itlog na pula, masarap na kapares ng kamatis na mas malasa pa pag may sibuyas. Madaling baunin sa mga outing, pero payo ng mga eksperto, pag nakokontamina yan ang bakterya, delikado sa kalusugan, gaya ng sinapit ng anim na magkakaanak sa San Carlos, Pangasinan. Kala mo, mamatay ka na kasi tuloy-tuloy yung pagsusuka. Sobrang takot namin. Kasi sobrang sakit ng tiyan, tapos kwan, nagsusuka, tapos kwan, dumudumi ng madaming tubig. Isinugod ang mga biktima sa Pangasinan Provincial Hospital. Buti na lang, naagapang lumala ang kanilang kondisyon. Ayon sa eksperto, dapat suriing mabuti ang pagkain bago kainin, lalo na't madaling mapanis ang mga pagkain ngayong ubod ng init ng panahon. Unang-una dyan is yung pag-prepare ng ating pagkain. Panatilin nating malinis ang ating kamay, malinis ang paglalagyan ng ating mga pagkain, lalong-lalo na sa storage. Kalinisan ng susi para iwas food poisoning. Ayon sa World Health Organization, dapat tiyaking sariwa at malinis ang bibilhing pagkain. Malinis din dapat ang kusina at mga kagamitan sa pagluluto. Gayun din ang mismong nagluluto at naghahanda ng pagkain. Ian Cruz, GMA News.